kalangitan, pagyanig ng sanlibutan. Paghampas ng malakas na alon sa dagat, pagkalulot ng karamihan sa putik. Ang mga prediksyon daw nila sa taong ito, nagkatotoo ang tinaguriang Nostradamus ng social media na si Jay Costura. Nakita rin daw ng psychic na si Jay Costura ang ilang mga trahedya bago pa man mangyari ang mga ito ngayong 2020. Mula pagsabog ng bulkan. Nag-post ako sa Facebook page ko yung regarding sa pagbalot ng isang maitim na usok at saka nakarinig ako ng malaking pagsabog. Pandemya. Malinaw na pinakita sa akin doon na magkakaroon tayo ng problema regarding sa sakit na dala ng hangin. Tapos nagbigay ako ng babala regarding doon sa virus. Hanggang sa mga bagyo. Nasa gitna ako ng putik at tubig na rumaragasa. Mabigat siya sa dibdib. Pag nagkakaroon ako ng warning sign regarding sa mga kalamidad, parang andoon ako sa eksena. Madami kasing hindi nakakapansin, ang 2020 is kambal na numero. Magkaiba ang ugali. Delikado talaga siya. At kung mapapansin yung zero, madami ang nawalan ng kabuhayan. Mga businesses, nagsarado, madaming nawalan ng buhay. At bago matapos ang taon, di umano, pero wag naman sana. May paparating pa raw na mga trahedya at sakuna. Hindi pa man natatapos ang lupit ng 2020. Meron pa rin daw nakikita ang mga psychic na sina Jay Costura na di mano, posible raw mangyari. May pinakita sa akin na isang babala, isang bolang nag-aapoy na babagsak. Hindi siya direktang tatama. Gayunman, may mga magandang mangyayari naman daw pagpasok ng 2021. Malaki ang posibilidad na tayo ay aangat dahil ang 2021st ay bagong panimula. May number one siya sa dulo. Merong isang apparition na pinapakita sa akin. Ang lugar ng Mindanao, nagliliwanag siya. When will the world be back normal? Ano mo na yan? Medyo mahirap siya, no? Kasi way back 2019, nagkaroon ako ng panaginip regarding sa virus na to, which is lumabas siya sa Kabilang Channel. So, hindi ko alam kung pwede ko banggitin dito yung ano. Pero, na-interview nila ako and then sinabi ko doon na mag-ingat tayo sa sakit ng dala ng virus na hangin. And ngayon pagpasok ng 2021st, natatakot ako kasi this past few weeks nagkaroon ako ng another thing, which is mag-ingat tayo sa panibagong sakit na ang katamaan naman ay ang utak ng tao, which is kind of scary, pero hindi ko naman sinabing magiging zombie mode tayo, pero it's like more on ang virus na papasok ngayon 2021 is mas delikado kasi direct siya sa utak. I think that, no? Parang magkakaroon infection sa brain kasi parang I heard someone predicted that. Like, ano, science, mga researcher, scientists. Yeah. And, nakakatakot. So, medyo matagal pa magiging normal ang nangyayari ngayon talaga. Wala pa tayong kasiguraduhan sa cure. Yan, sa vaccine, wala pa talaga tayong kasiguraduhan. Did you see po yung effects ng mental virus na to? Sa panaginip ko kasi, darling, is that, I was standing sa crowd, tapos bigla siya nagkagulo. And yung ibang tao is, yung way back 2019 kasi, ang pinakita naman sa akin ng sign, yung sa virus na ng hangin, ang mga tao ay nagtatake. Yes.
tatakita malayo sa isa't isa. Ngayon, natakot ako kasi ang nangyari sa kanila, sa vision na pinakita sa dream ko is, hinahawakan nila yung ulo nila, tapos sinasabunutan nila yung hair nila. And then, some of them, kinakap talaga yung buhok, tapos nagkakalbo sila. So they're like getting crazy? Yes, ganyan, nakakatakot siya. Tapos, ang worry ko doon, kasi ang dami kong batang nakita kong umiiyak, no? Inaabot ko yung kamay nila, hindi ko mahawakan. Yun siya. So, nakakatakot. So, parang yung, the fact na may kids na, does it represent something? Oo, kasi, kumbaga... It will affect the new duration, something like that, you know? Ganun talaga siya. Kumbaga, ang mas kawawa nito is ang mga bata. So, mas nakakatakot ang nangyayari ngayon 2021, tapos mag-i-effect dyan yung kahirapan. Siyempre, magkakagulo na yung mga tao. So, pero pinag-prepare ko naman na hindi mangyari yung panaginip ko kasi subok na. Hindi naman ako sa natutuwa pag pinipraise ako ng mga tao, ng mga netizens. Yes, na o nangyari yung panaginip mo. Kasi mabigat yung tawagin kang Nostradamus ng Pilipinas. Diba? So, kaya careful din talaga ako sa pagpo-post. Kasi I don't want to scare people around me. Okay? As much as possible, gusto ko silang protektahan. So, sa nakita kong panaginip, hindi ako nag-post. Pero, I was interviewed sa OGAT. And then, yun, doon ko sinabi sa kanila. And this is the second time na ni-reveal ko yung panaginip ko. Yan, so sa inyo. So, dreams do have meanings? Yes. Ang dreams kasi natin, ay mga, ano talaga siya, it's a message for us. Yeah, actually, and it happens to me too. Like, kunwari, I get these dreams na parang may nakakagat sa kamay ko na spiders. Tapos pag sinurge ko, it means na mag-aaway kami ni Mami. Nag-aaway nga talaga kami. Pag mga ganyan kasi, iba-iba kasi meaning ng panaginip nyo. Especially pag mga insects type, tapos mga snakes. Pag, yes. Basta pag mga animals, huwag ka lang nilang atakihin. Pag inatake ka kasi nila, that's represent away or may magta-trader sa'yo. Especially pag ahas ang napanaginipan na tapos tinuklaw ka. Pero, meron kasi mga meaning na pag nanaginip ka ng ahas na nasa paligid mo, that's opportunity. Pero pag, yun nga, pag nilingkisan ka or tinuklaw ka, meaning to say, may magta-trader sa'yo na someone close to you. Tsaka sometimes, you know, like, minimal na chances is because takot ka lang sa spiders or sa snakes. Yeah. So it doesn't always mean like you have to worry. Like you just have to go with it. Exactly. Yeah. Okay. Next question. I think we have to move on. Okay. So, will vaccines really help the world? Like, will it really help the world? Kasi, di ba, may nakakaroon ng mga balita na vaccines, like, kunwari sa Norway, 27 people died because of the vaccine. Sa akin na hindi to sa nagkaroon ako ng vision regarding the vaccine na hindi siya effective. Pero as a human being, nagkaroon ako ng fear dyan. Kasi, kumbaga, hindi natin alam kung ano kung mga component or ano yung mga nahalo dyan sa vaccine na yan, kung anong side effect. Kasi ituturok lang naman sa'yo yan, yan. Nagtuturok din sa'yo. Kasi hindi naman din niya alam kung ano ang yes, sure. Kung ano ang ganyan. Kasi, sa mga research kasi, pag gumawa ka ng vaccine, it will take a lot of years yes. Bago siya i-release. Kasi pag-aaralan talaga. So, sa vaccine ngayon, pinagdadasal ko na talagang effective siya. Pero, sa side ko, ayoko muna niya. Kasi talaga hindi pa tayo sigurado. Hindi pa siya. Some of people kasi are using it for business eh. Well, minsan kaya nga ayaw ko manood ng balita. Or sa bahay kasi, hindi na ako nakakapag
nakakapanood ng TV eh. Kasi it brings negative thoughts ba? Mm-mm. Kaya lalo na pag ganyan na nakakalungkot isipin na imbis na yung vaccine is makakatulong, tapos makikita mo sa news na nagkukosya ng another death, counting death of ng mga tao sa paligid natin. So nakakalungkot. Tapos yung iba po, like, nagkasakit naman, hindi naman tayo. Oo, yun ang ano, yun ang nasa balita na nagkasakit. So depende siya sa sa akin, yung depende siya sa katawan mo kung anong magiging reaction. Is there an upcoming war in the world? Sa ngayon, wala namang panaginip or wala namang pinakita sa akin na magkakaroon ng kagulukan or let us say, yung mga terrorist attack. Wala pa. Sana nga wala. Ang pinakita kasi sa akin, uulitin ko, i-highlight ko ulit yung virus na tatamaan yung utak ng tao. Tapos yung paggutom. Sobrang paggutom talaga. So baka hindi naman world war, baka civil war may happen. Maaari. Basta paggutom siya. To the point na magkakanakawan na ng groceries. Exactly. Yes. Nagpula ng bayaran na like all of nakakatakot. Na. Kasi ang hirap, lana, hindi ko alam kung ano talaga mangyayari. Pero pinagdadasal ko talaga na sana ipanaginip naman sa akin na positive na naman ang ipakita, hindi lang puro negative. So sometimes it's hard not to keep hoping you're wrong. Oo. Will the situation of the world worsen? Kagaya ng sinabi ko, hindi natin naiiwasan sa panahon ngayon ha. Possibly magiging worse ang condition ng like not just the disease and stuff. Kasi diba recently po, ano parang like ano yung Amazon forest diba? Yeah. Like that, that's where that went. Kumbaga nagiging domino effect na siya talaga. Kasi hindi lang naman isang bansa ang affected na yun. We are all affected with the virus. So pag nagpatuloy pa talaga yan, talaga magiging worse ang condition. Pero again, uulitin ko, sana talaga magkaroon ako ng panaginip na positive side na. Okay, this kind of personal question. Kasi, ano, as a person who likes to travel, I want the places to go to. And I want, parang, I've discovered na people who like, around the world are just like us, they're people doing stuff. And I like the places na like nature and stuff. So parang yung ano ba, since ayun nga, dami nangyari sa mundo na like disastrous events like with, that comes with, parang nasisira yung nature. Like, is there a chance na ano, nature will be better in a way, healthier and stuff? Parang nagpo-fall out ulit tayo dun sa question na mag-worsen ba ang nangyayari ngayon. Well, if we look around us, if we, you know, maging realistic tayo, sa akin kasi polluted na yung lugar natin. Yeah, so it's tapos, hard for Mother Earth to heal herself. Oh, alam natin eh. Oo, oh, ano tayo yung nangyayari. May kagagawan yun. Yeah. Nakakatakot, so meron pa another na panaginip pala sa akin. And dito ko i-share. First time. Yung yes, first time siya. Na ang mga tao ay magkakaroon ng sakit sa balat. It's because of yung init na dala ng global warming. Sobrang sakit na siya. So, more on burning pain ang pinaparamdam sa akin. So, sa mga ganyang ano, talagang binabalikan tayo ng Mother Nature talaga. And so, I think it's her way of healing herself na babawasan niya. Pero Ate J, feeling ko sobrang legit nang sabi ito ko sa skin. Wait, nanginabot ako na sa life. Kasi yung bagong doctor ni Daddy, mami ng friend ko, ano, na-mention niya na after ng coronavirus, hindi niya na-mention yung sabi, pero researcher din kasi siya, she likes to research. Na-mention niya, magkakaroon na rin tayo ng sakit sa bala. Oh my God, nagkakaroon ko sa... Like after 5 years ng coronavirus. Paano hindi siya aabot ng 5 years, maaaring mas early pa sa mangyayari ngayon. Kasi talagang, kung o-observahan talaga natin, talaga ang dami na nangyayari sa mundo. Pag tuloy siguro yung virus sa skin, feeling ko these days will start to feel longer.
especially sa mga free trial sa hell, and 3 days in hell is like 9,000 years. Grabe. Yeah. Sobrang pinit mo. Sobrang. Lalo na siguro, hindi na uso yung layer, baka di na naman matulog. Kasi ang mundo natin, hindi na naman magugunaw. Hindi talaga magugunaw ang mundo. Ang tao ang mawawala. Like, it's just gonna go on without us. Ano lang siya, it's paano. Kasi before, hindi naman ako, ano, no, hindi ako talagang biblical. Kasi, ano, pero nagsisimba ako, hindi naman ako talagang palasimba. Ayan, hindi din ako yung tinatawag na banal na nagbabasa talaga ng Biblia. Pero we all know the fact na yung dati ang natapos ang mundo or natapos ang mga tao sa tubig. So sa ngayon, hindi natin alam kung ano ang ending natin. Again, hindi magugunaw siya. Just another mass extinction. Parang reset na naman po, no? Ganyan. Aabot tayo talaga sa ganun. Pero wala nakakaalam kung kailan. Next question. What have you predicted that came true? Actually, lagpas na po siya sa daliri ng mga kamay ko at pa ako. So, na-discover ako last 2017. Sunod-sunod na yun. Kasi nakita nila sa Facebook account ko na lagi ako nagbibigay ng warning sign. Yung Uber na trending? Yes, nag-trending siya. Nag-trending talaga siya doon sa plane crash sa NAIA, yung Shaman Airline. Yun. So, nagtaka yung media kasi oo naman may point sila na pwede ka magsabi, ay may babagsak na plane. Pero yung kulay at saka yung flight details na banggit ko kasi. So, that's, doon sila nagkaroon ng interest sa akin. Tapos kinatanong na nila yung Facebook ko, tapos nagtanong-tanong na sila. Ayan. Tapos sunod-sunod na, yun, ang dami. So last year, bago matapos ang 2020, yun nga, nakita ko yung pagpasok ng virus, tapos yung mga bagyo. Ang nangyari naman noon is, nakatayo ako sa gitna, tapos inaanod ako ng tubig na may putik. Plus, yung bago sumabog yung taal. I think yun yung post niyo, yung post po ata kayo sa taal. Yes, nag-post ako. Tapos people started reposting it. Mm-mm. Share, gano'n. Yeah. So, noong 2018, binansagan ako ng mga netizen na Nostradamus ng Pilipinas. Which is, sobrang nagkaroon ng impact sa sarili ko kasi simpleng tao lang naman ako eh. Nung binansagan ako ng gano'n ng netizen, tapos nakita nila na ang dami ko ng mga predictions, mga thing na nangyari. Ang hirap na lumabas kasi syempre people are gonna start asking questions. Yes, exactly. Without cameras. Oo, kaya ang hirap. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kamusta ang buhay ko ngayon? Sa noon, na-miss ko yung dati. Kasi sobrang, alam mo yun, nagagawa mo yung gusto mo. Ngayon, parang careful ka kasi hindi ka naman sikat, pero kahit pa paano, binansagan ka ng mga netizen na gano'n. So, kailangan maging careful ka. Where you don't, and sometimes you kind of feel like you don't have a choice but to just, like, to warn people. Because, as you said, like last night, it's kind of your mission. Oo. Kailangan mo siyang, nagtanong na rin ako. Sabi ko, Lord, bakit ako? Ganyan. Alam ko, makasalanan ako. Pero, na-embrace ko na kasi siya. So, masarap din naman sa pakiramdam na makatulong ka. Pero, mahirap. What was your hardest mission? Okay. That's a very good question. No? Yung, alam mo yung may lalapit sa'yo na alam mo mamamatay siya at titignan mo kung paano mo siya masisave. Especially pag malapit sa buhay. Kasi nangyari na yun before sa akin na napanaginipan ko yung brother ko na sinaksak siya. So, nung pagkagising ko, ang una kong hinanap is yung kapatid ko na nasan siya. Alam mo, iniikot namin yung ano namin area. Tapos naabutan namin siya nakipag-inuman
eksakto pagdating namin doon, yung isang guy na kainuman niya, bumunot ng knife, aakmain siyang sasaksakin. Yeah. Tapos, yung mga taong nanggagaling sa malalayong lugar, makita ka lang, tapos para magpatulong sa'yo kung naasan yung mga kamag-anak nila, kung anong cost ng death ng family member nila. Tapos, ang pinakamahirap sa ganito ay hindi ka nakakatulog ng maayos. Kasi kahit matulog ka, may biglang gigising sa'yo and asking for help. Yan yung mga tinatawag kong mga beautiful souls. Mahirap siya dahil nararamdaman mo yung pain nila kung paano sila pinatay. Mahirap din sa kalagayan ko na nagiging path ako, minsan pumapasok sila sa katawan ko. Nawawalan ako ng manay. That's like so dark. Mm-hmm. Sobrang ang hirap na pagkagising mo, lupay-pay na yung katawan mo, hindi mo alam kung ano nangyari. Tapos ipapakita sa'yo kung paano sila pinatay, anong nang ginawa sa kanila. So, nakakatakot. May curious lang po ako. Nagkaroon na po ba kayo ng parang may lumapit sa inyo, nag-a-ask na i-save yung life nila, pero nakita mo na hindi sila dapat na i-save? Pagka ganyan kasi, pag may lumapit sa akin, wala akong, di ako tumatanggi. Pag nandyan na sa ako, kung maling criminal man siya, kung sino man siya. Ganyan. Kasi meron akong mga experience dati na nareading ko ng cards. Tapos, pagkahawak ko sa kanya, nakita ko may mga dugo yung kamay niya. And then, I told that person na, sabi ko, sir, may nakita kong mga dugo sa kamay mo. Sinaksak mo daw yung kaibigan niya. That moment, takot na takot ako kasi syempre. Gusto mo kagawin sa'yo? Yes, pag nagre-reading kasi ako before, ako lang mag-isa. So, ganyan, tapat-tapat. Nakita ko na sinaksak niya yung kaibigan niya. Tapos may dugo siya sa kamay niya. Pero hindi ko pinapahalat ang takot-tako. Yan. Tapos bigla niya akong hinamakan. Sabi niya, Miss Jay, hindi ko alam kung paano mo nalaman yan. Pero nakulong na po ako. Sabi niya, nasaksak na niya yung kaibigan niya. Madami akong mga experience kung gusto niyo rin makita yung mga kakaiba. O kung mahilig kayo sa mga supernatural thing, pwede niyo rin bisitahin ang YouTube channel ko, Jay Custuta. And please do subscribe na rin. Guys, please na mag-subscribe, guys. Subscribe. Yeah, para sa mga YouTube marathon nyo. One last question. Kasi diba, syempre, this 2021, we know na there's something na kailangan natin paghandaan, which is something bad. But meron ba pong something to look forward to this 2021? Yeah. Sa atin kasi mga Pinoy, no, kahit nagkakaroon tayo ng ganitong problema, nagkakaisa kasi tayo palagi eh. We have the reason to smile pa rin. So, sa atin, pag may mga dilubyo or may mga sakuna, hindi talaga nawawala yung ngiti sa atin. So, meron pa rin tayong mga positive side. Na which is malaking tulong kasi ang mga Pinoy hindi agad-agad sumusuko talaga.